Good morning. Positive for today. Alam niyo po, marami ako naririnig ngayon na kwento from my friends losing their courage. Losing their courage to face the people because of their insecurities. Losing their courage to continue what they have started and to reach their dreams. Losing their courage because they feel so stuck at feeling nila hindi na nila kaya makipagsabayan. At ako po personally, nakaka-relate ako sa mga kwento nilang ito. At kaya sabay-sabay po nating i-regain yung tapang natin with these positives. Una, visualize success. Imagining overcoming your fears, maihahanda tayo nito sa mga future challenges at magiging confident tayo na harapin ito kasi na-anticipate na natin na kaya natin harapin ito. Pangalawa, focus on what you can control. Identify aspects of the situation you can control and focus your energy there. Do it one at a time. Third, practice self-compassion. Alam niyo po, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nag-iisa ka sa laban na ito. At sana kapag naramdaman mo na yung takot, huwag kang mahiyang manghingin ng tulong. And finally, pray. Kapag nakaramdam ka na ng takot, napaka-epektibong magdasal. Kasi sa mga sitwasyon na nag-iisa ka, at pinagdasalan mo ito, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Love, love.